Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, 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 I just wanna be great. Yo, umusta mga ka-tekno? Ako po si Paul Gutierrez ng Paultech TV at samahan niyo ako yung unboxing review natin tong Edifier ni Ubuds Pro. Sa mga naghahanap ng isang Bluetooth earphones, baka magustuhan niyo tong Edifier ni Ubuds Pro dahil meron siyang ANC mode, high resolution audio, at isang nagustuhan ko dito, may dust resistant at water resistant tong earphones na to. Magamit natin yung i54 na yon kapag nag-gym tayo o kung nag-jogging tayo, at kung sakaling mabasa tong earphones na to, gaganda pa rin siya. So yun yung maganda rito sa earphones natin. Sa box meron tayong silver box dito at napansin ko medyo malaki siya. Pagbukas natin ng box, ang bubungad sa atin yung isang magandang foam o support para dun sa earphones natin. At sobrang sarap hawakan nito. Sa loob, nandito yung earphones natin at meron tayong 7 ear tips dito at magkakaibang kulay. Ang nabasa ko sa site nila, antibacterial to o hindi kapitan ng mga bakterya. At marami tayong iba't ibang kulay dito like blue, red, yellow at kung ano-ano pa. Yung mga kulay na yan, depende yan sa mga laki ng ear tips mo. Kaya dito sa purple, ito yung pinakamaliit. Then dun sa red, yun yung pinakamalaki. At depende pa rin sa tayong amo yan kung ano yung mag-fit sa'yo. So meron tayong ganito. At nagustuhan ko yung pagka-color coding nito. Pero kapag suot natin o pag nilagay natin sa earbuds natin, hindi natin makikita yan. Ang makita lang din natin, plain black lang din siya. Then sa loob na box, may e-card tayo rito na 25 years ng Edifier since 1996. Type-C to USB-A cable. At may kasama silang magandang pouch para dun sa earphones natin. At nagustuhan ko to kasi doble siya. At alam kong matibay. In case naalis tayo, may lagayan tayo na ganito. Well, ang napansin ko sa packaging, sobrang premium ng packaging nito. So, well in place yung mga gamit o sobrang protected ng mga earphones natin, pati yung mga accessories niya. Kung mapapansin nyo, dami ating mga foam dito at sobrang secure. So, sa packaging pa lang, sobrang ganda na. Yung design ng case, sobrang simple lang. May logo tayo rito. Sa likod, may nakalagay na Edifier. Then, yung Type-C cable natin para sa charging natin. Sa bandang logo, may pagka-aluminum finish to. Then, sa gilid niya, napansin ko may pagka-matte finish to. Then, sa harapan naman, may LED indicator tayo dito para sa charging at para sa connector ng earphones natin. Simple lang, pero astig yung LED indicator niya. Ang charging time is about 1 hour lang. Pati yung earphones natin kapag nasa case. Pero kapag gamit natin yung earphones natin, tumatagal to about 5 hours kapag naka-open yung ANC mode natin. Kapag nakapatay naman yung ANC mode natin, natagal siya ng 6 hours. Kaya yung ANC mode natin kapag hindi natin ginagamit, okay lang napatayin natin para tumagal pa yung battery life ng earphones natin. Pero kung kailangan na kailangan nyo talaga, ayaw nyo marinig yung nasa paligid nyo, pwede nyo naman buksan, pero mababawasan yung battery life ng earphones natin. Ang capacity ng battery niya, sa case meron tayong 400 mAh capacity ng battery. Sa mga earphones naman, meron tayong 40 mAh capacity ng battery. Kung isipin nyo, mababa, pero sa mga earphones ito, saktong-sakto na yon. At tumatagal naman yung battery life niya na 5 to 6 hours, kaya okay lang. About dun sa design ng earphones, makikita natin to sa mga nakaraang Edifier na earphones. May nakalagay tayong logo dito, sa ilalim yung microphone. At kung mapapansin nyo, parang may pagka-metal look siya, pero hindi siya metal o aluminum. Plastic lang yung materials na ginamit dito, pero hindi naman siya mumura yung plastic. As in, matibay naman talaga. At komportable naman to sa tenga. Kung makakatulugan nyo to na okay lang na nakatiyaya, pero kapag nakaside siguro tayo, baka may stress yung tenga natin. Pero sa paggamit ko naman dito, hindi naman siya masakit sa tenga. Wag lang siguro kapag nakatulog tayo o nakaside tayo at naipit yung earphones natin, sasakit talaga yung tenga natin. Kaya hindi advisable na suotin natin tong earphones ng matagalan. Mas okay na bago tayo matulog, tanggalin natin yung earphones para hindi ma-stress yung tenga natin. Meron din tayong touch capacitive dito, touch control. Kapag mag-answer call tayo, dalawang tap. Kapag play tsaka pause, dalawang tap din. Next track naman, tatlong tap. Yun siguro yung nakikitang cons dito, wala siyang hold button o isang tap lang para ma-access natin yung mga ibang features nito. Unlike sa mga ibang earphones na nasubukan ko, hold tsaka isang tap, play tsaka pause na yon. Dito double tap tsaka triple tap lang siya.
at wala siyang in-ear detection. So yun yung cons dito. Para ma-enhance pa natin yung pakinig natin dito sa TWS natin, meron tayong apps para dito. Makikita natin dito yung battery percentage ng mga earphones natin sa left tsaka dun sa right. At meron tayong dalawang ANC mode dito, isang high, isang low. Kapag na-activate yung high noise cancellation natin, halos 80% lang yung marinig mo sa paligid mo. Dun sa low naman, halos 50% lang. Pero ako, nagustuhan ko yung high noise cancellation, no? 80%. Sa ambient sound naman, marinig natin yung nasa paligid natin para mas aware tayo sa paligid natin. Then at last, yung normal mode. At isa pang maganda dito, may sound tuning to o equalizer. Pwede natin ilagay sa classic or dynamic. At ang maganda dito, maku-customize natin yung equalizer natin na depende sa gusto ng tenga mo o sa narinig mo. Pwede naman natin paglaruan yung equalizer nito, which is sa ibang TWS na ina-unbox ko, walang ganitong customize o equalizer para ma-edit natin yung sounds natin. Kaya pros para sa akin to. Additional, meron tayong game mode dito para mas lalong accurate pa yung laro natin o yung pagkikinig natin sa mga gunshot, sa mga footstep. Kaya magandang meron tayong game mode dito. About naman sa settings, meron tayong mga control settings dito. Double tap tsaka triple tap lang. So wala tayong single tap dito. Pag-usapan naman natin yung sounds nito. Maganda yung labas ng bass niya, hindi siya muddy. Although yung treble medyo nagkukulangan ako, pero ma-adjust naman natin lahat yan sa equalizer. Depende na lang yan sa tuning na gagawin mo. Yung mid naman, saktong-sakto lang yung mid nito. Sobrang nai-enjoy ko yung music sa YouTube, sa mga music player, pati na sa panonood ng movies, as in saktong-sakto lang. Maganda rin sa gaming kasi may low latency mode nga siya para mas accurate pa rin yung laro natin. Yung ANC mode, sobrang nagustuhan ko yung features na yun. Dahil kung gusto mo mapag-relax o mapag-isa, activate mo lang yung ANC mode natin. O kung may kaaway ka na girlfriend mo o misis mo na sigaw sa paligid mo, hindi mo na siya marinig totally. Lalo na kapag nag-music tayo. So yun yung kagandaan dun sa ANC mode. Iba-iba kasi yung mga tuning ng mga earphones na nasubukan ko. Yung iba mahal pa nga pero hindi ganun kasolid yung sounds. Dito saktong-sakto lang yung presyo nito. At marami tayong paglalaro na settings dito at maganda rin yung sounds quality na binabato ng Neo Buds 3 Pro. Kaya highly recommended ko itong TWS na to. I hope na nakatulong ako sa inyo at huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon. So once again, this is Paul. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it. And I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring.